Iyon na mga bayaw. Siyempre, no, nandito tayo ulit kay Rides Bicycle Shop, no. Dito po 'yan, no, sa Quezon Boulevard, Quiapo, Manila, no. To bike check natin 'to kasi alam ko matagal na lumabas 'to nung 2023 pa si Garuda Raptor, no. Anong pamagat ito, Raptor nga ba? Ultra Raptor. Ayun eh, kasi Raptor lang pagkakakilala ko rito eh. Si Ultra Raptor. Ngayon, eh may stock ngayon dito si Rides Bicycle Shop. Dito yan ha, sa Sega Street. So mapapansin nyo, iskinita to. Ayan si Panride, oh. Dito, itong side na to, Bisikleta Manila. Yung side naman dito, Mercury Drag. Ito si Panride, dito nyo makikita si Rides Bicycle Shop. Bike check natin to para mapakita ko sa inyo. Siyempre, malaman nyo rin kung ano yung specs nito. Kung naghahanap kayo ng mga 15,000 below na ano na 27.5 na MTB, ito baka pwede nyo i-consider to kasi okay na rin siya. Ano na to eh, naka-jory na, no? Simulan natin sa drivetrain. So ayoko magsimula sa head tube eh. Sa drivetrain niya, ginamit dito na ano na crank, no? 34 teeth to na stock na Garuda pero naka-halotech to. Ang haba ng crank arm niya 170mm, 9/16 yung ano insertion, no, ng kanyang pedal dito sa loob. Pagdating naman sa kanyang chain, ay yung kanyang chain, no? Kaya na ang tumingin kung anong brand ng chain meron dyan. Okay? Tapos, pagdating naman po sa kanyang RD, no? Naka Shimano to na Jory na M4. O, ayan, para makita nyo, no? 10-speed to, mga tol. Ito yung walang clutch. Ang ano naman niya, sprocket niya, no? Pinakamaliit, 11. Yung pinakamalaki naman ay 42 teeth, no? Pagdating sa gulong, ito yung ginamit na gulong sa kanya, no? Kulay brown, no? Ni Compass. So, ayan, Compass po yan. Ayan din po yung kanyang specification ng gulong, no? 27.5 to, malalaki ang knobs, no? Pagdating sa kanyang rim, ang rim naman po niya ay alloy na, no? Pero hindi pa to ready for tubeless, no? Hanapin natin yung kanyang tube kung naka-shredder or presta valve. So, naka-shredder pa to. Hindi pa to naka-presta valve. Okay? Tapos, pagdating sa kanyang seat post, naka-alloy na seat post to ni Garuda, no? 30.4 ang insertion ng kanyang seat post. Alloy na po. Tapos, ito yung kanyang upuan, no? Naka-synthetic leather to na upuan, no? Stock din. Tapos, ang seat clamp naman po niya ay quick release, no? And then, kung meron akong masasabing walang kakwenta-kwenta sa bisikletang to, yun yung pedal, no? Napaka walang kwenta nito. Itapon nyo na to. Itapon nyo, walang kwenta. Bumili kayo ng seal bearing. No? Diba? Kasi ano to, iswap nyo na lang, i-trade in nyo. Diba? So meron sila rito, ano, meron silang seal bearing na pedal. Mas okay yun. Kesa gamitin nyo to, hindi babagay dun sa bike, no? Ngayon, kung marunong ka na mag-clitch, bumili ka na ng de-clitch para masanay ka na. Okay? Pagdating naman po sa kanya namang stem, no? Yung stem naman po niya ay 90mm ang haba, no? Tapos 31.8 yung clamping niya. Yung manibela niya, alloy din ni Garuda, no? 800mm, tapos may back sweep ng konti ng 9 degrees. Tapos medyo nakaangat ng konti lang, di ba? Tapos ang kanya naman po, hydraulic brakes ay si Shimano, no? Shimano MT200, no? Tapos ito naman yung kanyang M4 na shifter na 1x10 speed ni Shimano rin na Jory. Okay? Pagdating naman po dito sa kanyang head tube, ang head tube naman po niya, ang haba naman po nito ay 80 to 90 mm. Gumamit po siya ng tapered na headset, no? Tapered ang kanyang headset, pero hindi pa ito naka-silvering. So, pag nagka-budget kayo, bumili na kayo ng headset na silvering. Pero, huwag nyo munang palitan. Pakalugin nyo muna bago nyo palitan. Okay? Sa kanya naman pong fork, suspension niya, stock din ni Garuda. Air shocks to, pero manual lang po. No? Manual lang yung kanyang shocks. No? 32 ang kanyang stanchion. Tapos, ang kanya naman pong travel ay 70 to 80 mm po na air shocks. Manual po to. Hindi po siya di-remote. Okay? Ganon din yung kanyang rim. Alloy po yung kanyang rim. At ang kanya pong gulong, ganon din si Compass din po na malalaki yung knobs, no? 27.5 by ano ba to, Dave? 27 by ano? By 2.10. Oh, ayan. Okay na okay to. Tsaka maliliit yung knobs, no? Pero kung gusto nyo medyo may pagka, ano, may pagka-hybrid,
kumuha na lang kayo ng medyo kalbo. Kung gagamitin nyo lang ito pang bike to work, okay din. Tatlong kulay yung lumabas nito, mga bayaw, ha. Ito yung, ewan ko, ang pagkakategorize ko sa kulay na to, ano eh, may pagka burgundy red. Ganun yung kulay niya, no? Na rustic. Tapos meron pang ano to, ibang kulay na nasa stockroom, no? Meron siyang gunmetal gray at saka matte black, no? Hindi sila glossy, makikita nyo sa top tube. Hindi glossy ang paint, tas ayan, nakalagay yung kanyang pangalan na Ultra Raptor ni Garuda, no? Naka, ano pa ba? Ayan, no? Naka ano na rin po to, ICR, dito sa gilid, no? Papapansin nyo, dito rin po, walang dugtungan na mga welding, no? Smooth welding po, may lagayan na rin po siya ng battle cage. Pagdating po dito, makikita nyo yung dugtungan ng kanyang welding na nagpapatunay na ito pong frame na to ay gawa sa T6061 T6 alloy po, no? Itong kanyang frame, okay? 27.5. So again, ito po yung kanyang specs ng kanyang frame, no? Anong size? 27.5 lang po ang nilabas nito so far at yun ang meron sila, no? Just in case, ang presyo po nito ay 13,500 po. Dito yan, syempre, K-Rides Bicycle Shop. Dito po yan sa Sega Street, Quiapo, Manila. Nandyan sa description box po yung ano, ha, kanilang cellphone number. As hanapin nyo po yung mga kaibigan natin dito. Syempre, si Paring Dave, si Paring Ruel, si Paring Jember, si Boss Harvey, at ang nag-iisa, the one and only, si Boss Jeff. No? Cellphone number po, nandyan na. Nagsiship sila nationwide, no? Pagka yung mga bata-batangas lang, pwede na po ibas yan, no? Pero sa mga ibang probinsya po at ibang isla ng Pilipinas, Sea Cargo po ang kanilang shipping, no? Usap na lang po kayo. What else? Tumatanggap po sila ng cash, GCash, BDO, at saka rin po home credit, no? Sa home credit naman po nila, kailangan po ng dalawang valid ID para ma-check, no? Ano pa po? Yung nagtatanong sa akin dyan, wala pa po silang credit card. Pero hopefully, magkakaroon na sila, no? Sasabihan ko na lang po kayo ng update. So, ito po si Garuda Ultra Raptor, no? Na MTB. Bago ko makalimutan, ang presyo nito ay 13,500 po, no? Meron din niyang discount, no? Sabihin nyo lang, napanood nyo to sa vlog ni Bayaw. O di kaya, kayo nang pumili. Pwede rin po yan ng discount or freebies. Pag freebies, bibigyan nila kayo ng battle cage, battle, tapos yung lock, tapos bibigyan nila kayo ng chainstay, tapos bibigyan nila kayo ng ilaw, at saka helmet. O, yun po yung kanilang freebies. Pag discount naman, sabihin nyo, either or, hindi po pwedeng pareho. Okay? So sa mga subscribers ko dyan, like, share, and subscribe. Dynaboy TV para lagi kayong updated sa aking mga latest bike checks, bike shop visits, burautan visits, at kung ano-ano pa regarding sa cycling world. Again, Dynaboy TV po, saying peace out! Yun! Mga bayaw! Bikes Bicycle Shop, no? Siyempre, dito tayo. At abangan nyo to, ha? Ibabike check ko to mamaya, tong Garuda. Pero hindi na to Garuda, mountain peak na eh. Kanina Garuda yan. No? Yung mga kaibigan natin, yung mga taga Arpapa. Sinamahan nila tong si Boss Jetro na taga Arpapa, nagpapabuo ng ano, mountain bike. Tsaka to si Kerwin, no? Dito, yung pinakamagandang lalaki raw nila rito sa Arpapa. No? Ito yung kumpare kong pinaka-pogi na kanina pa nag-i-struggle doon sa BB. Ayaw kasing lawayan ni pare. Ito yung pinapabuo ni Boss Jetro na halagang 35k daw to. Actually maganda yung mga kinabit. Naka straight to na na M6100 ng Jore, tapos mountain peak, no? Ito yung wheelset niya, naka micro spline. Oh, ayan. Gagamit niya boss. Anong masasabi niyo sa pagtaas ng gasolina? Ayun oh. Ito yung binubuo ni boss. Ano ba to, boss? Bukas salang na ba to sa Tagaytay? Tramuros lang, boss. Tramuros. Tara lang, sumayon lang na eh. Sabi ni boss Idol sa may Laloma lang daw eh. Tagaytay street lang daw eh. Di ba kakain ng kamto? Di ba? Ayun, ato mga grupo ng mga kabataan to na na magbabike bukas. Ewan ko kung ano mangyayari sa mga to bukas. Kung bike ba talaga o kain lang. Di ba? Baka nga mauwi sa inom.